Hindi na po kami na napunta doon. Meron, marami po kumukontak sa amin na mag-reunion. Pero sabi ng tatay ko, hindi niya kilala yung mga yon. So, hindi rin kami nag-attend ng mga ganong reunion. Hi, Tita Fe. Good evening. Nice to see you. Hello. Nag-send ako sa 15. Hello. Ewan ko. Good evening, Pastor. Good evening. Hi, Tita. Hi, baby ko. Linlin. Hello. Kumusta ka, Linlin? Init-init. Kumusta na kayo? Linlin. Miss na miss kita, Lynn. Kailan po ba ang ano natin? Hindi, wala na tayong... Ang tawag dito, yung mag-meet ng in-person. Lapit na. Kailan? Eh, kakausapin lang natin si Pastor Greg. At ngilang tayo ng clearance. At kailangan ready tayo doon sa mga requirements ng CDC. And then we can possibly consider kasi madami na nagbubukas din eh, so pero oo nga, marami silang ano, safety pa rin ang ano natin, ang ating pastor. Opo. Pastor, yeah. may personal question ako. Sige po, Tita. Bumili kayo ng bahay? Ano po, Tita? Bumili kayo ng bahay, Pastor? Opo. Bumili kayo ng bahay? Opo. Very good. Saan yan, Pastor? Saan yan? Doon sa Santa Clarita? Opo. Hindi ko narinig. Walang, ano. Santa Clarita. Oo, oh, ganun. Mm-hmm. Naghahanap ako ng kahit ng maliit lang. Saan? Is this... Mayroong sabi sa... this is not the right time to buy daw. Is that true? Wala na akong marinig. So, maganda pong bumili ngayon kasi mababa po yung interest. Mababa ang interest? Opo. Mababa ang interest. Mababa ang interest. Bakit yung nagsabi sa akin, this is not a good time to buy? Ganun. Sige, tawagan ko yung ano. Kahit na yung maliit lang, Pastor, basta sarili. Mahirap yung umuupa eh. Oh, I see. Ay, naku, nawala. Pakilala kita kay ano. Narinig ako, Pastor. Ako, narinig po namin kayo. Tita Fed, Sister Lenlen, wife ko, si Mi. Hello! Oh. Mr. Lenle. Hello, ma'am. Yan. Pero po kasi kami ng ano, niyo yan, Pastor. Opo. Ano? Asawa. Ito po. Nawawala na. Anak niyo, asawa or what? Hindi ko ma-identify kasi yung ano, ang cellphone ko ay hindi masyadong ano. Anak po niya ako. Hindi ko, lagi lang na, nawawala yung aking ano eh. Nawawala asawa ko, ako sa grupo. Ha? Asawa ko po. Anak niya po. Asawa niyo. Ah, ganun. Nice to meet you. Hello po, Tita. Nice to meet you. Oh, pati ikaw, Lenlen. Loud and clear kayo dito. Tita, depende po. Depende ko kung okay bumili ng bahay, depende. Pero mababa interest rate ngayon. Kasi pagka... Mababa ngayon? Kahit na mababa. How low, Pastor? Kahit na mababa. How low, Pastor? Ay, 2.75. Minsan nagbibigay pa ng 2.63. Eh, kasi kung ikakalit mo, plus yung interest rate, plus yung bahay. Yan ba yan? Parehas lang na ano, parang over the 30 years, parehas lang yung babayaran ng interest sa bangko. Parang ganoon. Pero depende pa rin kasi kung mag-aantay ka na bumaba yung presyo ng bahay, matagal-tagal pa 'yon at saka yung perang pinanrerenta ko niyo, sayang din.
sana napupunta na sa investment. So, ganun din. So, at least kung ayaw nyo. Kahit na maliit na. Oo, kahit maliit lang. Kahit na. Kami tanong. Oo. Kahit na 2 bedrooms lang. Basta sarili. Sa sarili. Opo. Yung bahay. Dito sa, oo, pastor. Meron pa mga. Yung bahay ko noon, pastor, limang bedrooms sa Calver. Laki ah. Ah, sa Calver? Pinagbili. Dahil nabiyuda na ako eh. Oo, pastor. Anong year po kayo? So, hindi ako tinulungan magbayad ng son-in-law ko. Malaki nun, 5 bedrooms. Ang malaki yan. Ay, nawala na naman. Ano ba to? Hindi po. Hindi, pastor. Ay, nawala kayo, pastor eh. Naririnig po namin kayo. Ano ba itong cellphone? Ano ba ito? Ibig sabihin lang sa inyo. Kasi po, signal malamang dyan. Eh, medyo mahina. Pero naririnig po namin kaya maliwanag po yung dating niya. Ilang, anong year po kayo na ano po na nabiyuda, tita? Recording. Nawala. Freeze. Ayun. Bumalik. Sorry. Ano yung tanong niyo, pastor? Anong year na biyuda? Year of what? Opo, naging biyuda po. Ang na biyuda? Opo. 1992, December 26, 1992. Oh. Bait-bait pa naman ang asawa ko. He was 62 years old. Oh, ba? He was 62. Yung kanyang gastric ulcer na hulog sa cancer because he neglected his body. We had very good health insurances noon. Tapos hindi magpunta sa doktor. Mas gusto niya na magkasama ano doon sa family niya. Maghugas ng kotse, maglinis ng yard, magluto, mamalingke because he enjoyed to be with his family. Mm-hmm. Tapos hindi niya iniisip na kung hindi matreat yung kanyang sakit, maaring maikli lang ang buhay niya. Ayun yung ay nangyari. Talaga naman. Mm-hmm. Bait-bait pa naman, pastor, ng asawa ko. Tapos nawala siya. Oo. Ilang taon kayo tapos na? Ngayon. Anong age niyo? Isa lang ako. Ha? Ano po ang age niyo? Noon, noong 1992. Ano, pastor? Ano, ano po ang edad nyo noong 1992? 1992 po, noong nawala po siya, ilang taon kayo? Kasi konti lang difference namin sa edad, pastor, eh. Uh-huh. I was 61. Oh. 62 si namatay. Ilan po lahat yung anak nyo? Dalawa, parehong babae, pastor. Oh. Wala kaming anak na lalaki kasi natakot ako. Baga, sabi ko, baka ma-influence sa ibang mga kaibigan na loko-loko. Natakot ako. Kaya pinawi ko rin yung paghingi ko sa Diyos. Pero ano, mali talaga. Mali yun, mali. Kasi kahit na babae naman, kung hindi good girl, kahit lalaki, kung good boy, sabi ko nga eh, bakit yung asawa ko mabait? Bakit yung kapatid, mga kapatid ko rin mababait naman sila? Mali nga. Mali, mali. Basta. Wala naman. Okay. Ngayon, nagsisi ako. Wala nang magagawa, pastor. Pareto yung asawa, yung anak. Ilan ang anak niyo, pastor? Kami po, 3. Tatlo ang anak niyo? Hmm. Opo. Mabuti. Oo. 3 is ideal. 3. Oh, dalawang pero babae. Pero mas maganda. Dalawang babae. Isang lalaki. Isang lalaki. No. Yun pa naman ang ratio na gusto ko eh. 3-1. Sana may isa pang lalaki. Pero mas maganda para sa akin, pastor, yung 4. Apat. Dalawang.
Is Sir Len, may anak ka ba? Wala, biyuda. Oh, biyuda rin. Oh. 2012. Oh, kailan lang yun? Hmm. Anong kailan matay niya? Nag-seizure siya. Oh. Diabetes siya eh. Oh. Nag-seizure, dumating ako patay na. Oh. From the... Grabe. Ano yung nag-low sugar siya? Yata nag kasi nag-low sugar siya nung ano kung actually tinanggal kasi ng doktor yung insulin sa kanya eh kasi seizure siya. Kaso parang na-upset. Na-upset siya. So yun. Baka oras na rin niya. Yeah, lahat naman tayo may oras. Hindi ko na kina-question yung pagkamatay niya. I know. Good evening, Brother Bong. Hi, Pastor. Good evening sa inyo. Kamusta na kayo? Hello, Brother Bong. So, kamusta, Sister Lenden, Tita? Kamusta kayo? Kamusta po. Pakilala ko sa yung girlfriend ko, Brother Bong. Yung anak niya po. Hi. Kamusta? Sabi ni Tita Faye, anak ko daw. Wala talaga. Si Tita Faye, tignan mo yung puting buhok na ako. Kailangan na i-dye yung hair. Si Sister Terry, kamusta? Mabuti naman, Pastor. Juan. Wala ka ba? Nakatabi ko, quarantine siya ngayon. Ah, quarantine? So, trabaho yung isa sa mga office mates. Nagkaroon ng COVID. Oh. Yeah, lahat sila quarantine. Yeah, 14 days. Mm-hmm. I'm sure wala naman yan. Hopefully, Pastor. Dali mga kasamahan niya, negative naman yung mga results pa. Oh, that's so, nagpa-testa ba siya? Kanilang, Pastor. So, hopefully malaman bukas. Bukas yan, meron. Mm-hmm. Kaiser? Hindi ako pinapapasok, Pastor, hanggang September 7 ng doktor eh. Oh. Kasi may ano ako yung itchy throat ba, kahit sinasabi ko na yearly naman talagang may seasonal allergies ako. Pero sabi niya, no, you cannot work. Sinanin ako. Yeah. Saka niyo, hindi naman tayo tinatablan yan. Uh-oh. yung ano natin, si Sir, ginawa ko na eh, yung letter. Pero i-hold lang natin ng konti. Hintayin na natin after na makausap natin si Pastor Craig. Para yung isasama na natin yung mga informations na manggagaling kay Pastor Greg. I-relay natin sa mga members natin. Oo. Mga sabay-sabay na. Para isang mail na lang natin. Yeah. Yung informations na dapat i-disseminate sa members natin. Kamusta ang trabaho mo, Father Bong? Okay lang, Pastor. Stressful, pero one lang. Okay lang. Mukhang nasasanay na. Pastor, medyo kwan ba? Physically, tsaka kwan ba? Emotionally stressful dahil nga construction eh. Yeah, yeah. So, andun yung sakit ng ulo, lahat ng problema, lumalabas. Mm-hmm. The operation. No. Mm-hmm. But with God's grace, kahit na mapaano na kwan ba? Mm-hmm. Karao. Mm-hmm. Yeah. Matanong ko lang kayo regarding social relevance kasi merong pinaril na naman na alam ko, napanood yung video. Binaril na naman na itim. Oo. Tapos binaril siya, nakatalikod kasi pinapatigil siya ng pulis pagkatapos lumakad siya papunta sa kotse niya. Tapos nakatalikod siya pero unarmed siya, wala siyang ano. So, parang siguro ang pulis kukuha ng baril o ano, pero ano siya, binaril. So nagkaroon ng riot. Actually, kamusta kayo dyan sa LA? May riot dyan kagabi yata nung isang araw. Kagabi yata? Wala kami nabalitaan, Pastor. Hindi kami lumalabas. Galing ng trabaho, uwi, diretso na sa
sa apartment, wala na kaming balita. Kasi na, nakita ko lang sa ano, sa news, may riot sa Washington yata, sa LA or somewhere. So ay, yung ano, wala yun? Nag-ano lang yun, naglulut. So, yung kuhan, dahil ngayon binarili isang kakulay nila. Nabalitaan ko rin yun. Nagkaroon na naman ng kuhan ba? Yeah. Tunog, looting, mga ganun. Meron na naman, oh. Nakakalungkot kasi ano eh, hindi matigil-tigil yung ano pagpatay sa ganit. Tapos, syempre, yung reaction nun, mas mabigat eh. Actually, sa reaction nun, mas madaming namamatay. I think may dalawa yatang namatay because of sa ano eh, sa riot or something. Or, kumbaga, yung maling action, nagre-react, mali din. So, wala na re-resolve ba? Lalong kuhan, nagiging malala ba? Instead na ma-resolve ba? Parang binubuhutan ng gasolina yung kuhan na. Yung apoy. Kasi ang napansin ko doon, sinasadya rin ng itim eh. Mang asar. Sinasadya rin. Oo. So, hindi ka naman papatulan ng polis unless meron kang, wala kang, may ginagawa. Wala kang ginagawa. Dalawang doon sa ano, inibok nila eh. Dalawang perspective kasi yan eh. Yung perspective na bakit hindi ka huminto dahil pinapahinto ka ng polis, di ba? Dapat kasi sumunod tayo, authority yun, di ba? Pero hindi siya huminto. Pero yung isang perspective naman, bakit mo naman babarilin? Hindi. Pwede mo naman, pwede mo naman itakel, pwede mo naman iposas o ano. Tsaka nakatalikod. Plus, 7 bullets yung binaon niya sa likod. So, it doesn't make sense na sobrang ano yan, sobrang use of ano force or the overkill. Kung dinisrespect ka at hindi humihinto or tinalikuran ka or kunyari may kukunin man na ano, pero yung gamit nila na puwersa masyado mabigat, 7 bullets yung binaon doon sa likod. Bye-bye. Yeah. Hindi po yun, hindi po, may kausap lang ako. Although talagang bilang isang tao, lalo na bilang isang Kristiyano, dapat susunod tayo sa authority na pag sinabing, ano, kahit na sinasabi pa na pinoprofile ka, eh, oh. Di ba? Tayo rin naman, napoprofile tayo. Tayo mga Asyano eh. Sino pa hindi napoprofile? Tayo rin, napoprofile din tayo ng mga puti, ng mga itim, ng mga ibang lahi. Di ba? So, baga, kahit na ganun, sumunod ka pa rin. Gawin mo pa rin yung kung ano yung tama bilang isang Kristiyano. Sumunod ka sa authority to avoid problem. Kasi ako dati na ano na ako eh, na pinatigil ako. Ano yun? Yung pinara ako ng polis. Kasi yung RAV4 na dala ko, kamukha nung RAV4 na hinahabol nila. Napagtamalan. Medyo may taglay akong pagka mistiso, napaka itim yung balat ko. So sa malayo mukha akong ano itim. So nung lumapit, nung napansin na Asyano yung itsura ko. Ako pala. Ay, nakita na ano na mukhang Pilipino pala to or mukhang Hawayano. So medyo ano naman respectful na may approach nila. Kaya nung ako kung saan ako galing. Tapos in-explain sa akin, ba't nila ako pinara? Pasensya na, sabi, kasi meron kaming hinahabol na RAV4 din, ganitong kulay. So kaya ka namin pinara. Anyway, you can go, sabi nga nun. So, okay naman. I mean, kapag ka maayos ka naman nakipag-usap, ayos ka nakipagsalita, anong ka naman nila, tatrato ka naman na maayos. Although, hindi naman nga lahat ng police ay masama. Merong iba na mali, di ba, na indaganan mo ba naman sa leeg ng ginawa kay George Floyd, eh? Mali talaga, eh. Di ba? Parili mo sa likod ng 7 times, eh, talaga magrarally yung mga tao. Although yung reaction naman nila, medyo mali. Kumbaga, malaking factor na ano yung say natin dito, ano yung pwede natin na paliwanag sa mga tao. Kasi kumbaga, dapat may say din tayo. Hindi rin pwedeng na nahimik lang tayo. Kapag na nahimik lang tayo, ibig sabihin, wala tayong pakialam. Oo. Oh. Yeah.
ini-ignore na lang natin. Parang, sige, okay lang. Yeah, okay lang. Sige, pro-white kami or pro-black kami or alam niyo. Kumbaga, okay lang. Kumbaga, or kaya, wala. Wala kaming pakialam. Eh. Hindi naman kami Amerikano. Parang gano'n, no? Hindi naman po pwede. Eh, Kristiyano tayo. Meron tayong, tinatama natin yung mali. Kumbaga, tinutuwid natin yung mga maling katwiran. Although, resulta sa, ano, sa masamang salitaan at debate at violence, eh, we just keep quiet. Ano? Kasi wala namang resolve yun. Di ba? So, ano naman masasabi niya? Maiba tayo. Diba? Nagkakakwentuhan lang. Ano masasabi niyo sa nangyari kay Arnold Clavio? Ano ba niyo? Kanina po yun? Arnold Clavio. Hindi nila alam yun. Kasi nung... Kilala niyo si Sarah Balabagan? Oo. Oo. Si Sarah Balabagan, when she was 17, reporter si Arnold Clavio no, ng Channel 7. She had a relationship with Arnold Clavio. And recently, last, parang 2 days ago, 3 days ago, inamin ni Sarah Balabagan through Facebook Live na ang tatay nung panganay niya, si Arnold Clavio. So, yeah, so madaming nagpo-protesta naman ngayon na paalisin siya dun sa pwesto niya. Kasi, di ba sabi ng Channel 7, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong ito lang, di ba? So, eh, ano, nag-work pa rin siya. Pero kanina, tiningnan ko, hindi wala na siya sa news. Reprimand siya or something. Pero kaya, bilang Krisyano, masasabi niyo dun? Anong, kasi 17 lang siya noon eh. Underage siya, di ba? Although, sa kultura dito sa US, 17 and below, talagang kulong ka. Sa atin, medyo ano eh, 17 and below, hindi napapahamak yung mga ano eh, ang pagrelasyon din. Sa atin nga eh, pwede kang bumili ng alak. Pag pinabili ka ng tatay mo ng alak, eh, di ba? O sigarilyo. Dito, bawal eh. Oo. Yung minor sa atin, hindi minor eh. Ganun ka sa atin. Lalo sa probinsya, bilhin yung sigarilyo, siyoktong, gin, mga ganun. Oh, okay lang. Taga-sindi ako na na sigarilyo ng tatay ko eh. Nakatagabili ng beer. Tita Fe, kailan kayo umalis ng Pilipinas? Anong year? Early 1976, Pastor. Oh, tagal nyo na dito sa US. Mm-hmm. 1975 po siya pinanganak. 1 year old lang siya. Kayo? Ako po, ano ako nun. 3 years old ako nun. 1973 ako. Siya. Yeah. Alam niya na sa US, tita. 70s pa. Inabot ako, 1950s ako sa UST College of Medicine. Oh! Nag-doctor ako. Nag-med po ba kayo? That was my father's choice. You know, my father was the one who chose yung mga pag-aralan namin, kaming magkapatid. Hmm. Yung tatlong mga brothers ko, siyang namili. Engineer silang lahat. Pili niya. Oh. Ako, dalawa kaming babae. Yung kapatid yung babae, accountant. Tapos ako, gusto niya, doctor talaga is teaching. Pero because I was very obedient, nag-oo rin ako. Di pumunta ako sa nila, nag-aral ako. Nakarating ako ng 3 years sa pag-college proper. Talaga, yung urge ko na magturo. Kaya pinakiusapan ko yung daddy ko na mag-shift ako. Ayaw niya. Noong umuwi ako after one semester, nung year na yun, nakita niya ako sobrang payat. Kasi walang tulog, aral ng aral, basa ng basa. Ano po ang pre-med niyo? So,
Ang ano pa, yung pala kagana masyadong kumain, wala kang tulog siya. So, nung umalis ako sa college na yon, it took me only one sem yung practicum lang. Tapos, nakapagturo ako kaagad. Sa US? Nasayahan ako kasi sa UST rin po kayo nagturo? Nawala si Tito. Nawala. Yeah, ba, kabilding mo. Ayun, tumalo. Kasi ang passion ko talaga, Pastor, teaching talaga. Yeah, teacher po ito. Parehas pala tayo ng ruta, Tita. Saan po kayong building? Oh, building kayo, Tita? UST rin ako eh. Main building kayo? Oh, kasi din lang ano eh. Med eh, di ba? May building. Pre-med. Kahit pre-med. Wala pa siguro na na ibang building nung panahon ni Tita. Yeah. Baka medtech or biology. Wala pa yung building namin. Ayun po. Ano yung tanong? Saan po kayong building, Tita? Sa main building? Sa main building kayo yung ano nyo? Yung... Pre-med. Ah. Ano yung so sa main. Oh, main. Pero nagkataon na after a few years kinuha ang sabi ng asawa ko, it's high time na you change your profession kasi nervyoso siya. Kuminsan late na akong umuwi. Sabi niya, change your profession, sabi ng ganyan. Sobrang nervyoso kaya nag-ulcer siya eh. Mm-hmm. So, kinuha ako ng company. Mm-hmm. Pareho kaming kinuha. Ang laki-laki ng company na yun. Maraming mga departments. Mm-hmm. Tapos, nag-test din kami. Kinuha ako ng Department of Transportation. Nalito na tuloy ako kung ano saan ako pupunta. Tapos, finally, sinunod ko yung gusto niya. Sabi niya, huwag ka na muna magturo sa kanilang sabing ganyan. Para sabi niya, pagdating sa bahay, office work na lang. Para pagdating sa bahay, wala ka nang asikasuhin. Makauwi ako ng maaga, magluto ako. Pagdating mo, sabi niya, yung kain tayo, tatlo lang kami, isa lang yung anak namin na nadala namin. Tapos after that, mag-devotion tayo tapos turuan mo yung bata, yung anak natin ng tulungan mo siya sa homework. Sabi niya, di ba masaya tayo sa ganyan? Sabi niya, gano'n. Ay ako naman, hindi ako humihindi sa asawa ko dahil tama naman din yung mga sinasabi niya. So, nag-ano ako yung part-time na lang ako. Part-time. At saka bandang huli, tutoring. Kasi, nung nag-tutor na lang ako, nag-full-time na lang ako sa opisina. Just to please my husband also. Pero, matagal din akong nag-tutor. Pero sa Pilipinas, matagal din ako naturo doon. Ikaw, Sister Len. Sa college. Kailan ka dumating ito, Sister Len? 2000. Oh, 20 years ka 2001 na. 2001 pa. Almost December 2000. Oh, 20 years ka na. Magte-20 years ka na. Mm-hmm. Tagal na rin. Ka-brother? Ha? Kami pa. 98 pastor. 98. Oh, halos magkasabay kayo ni Sister Lynn. Oo. Tapos 98, nasa LA first ka na? 2000 pastor. Ah, 2000. Nag-arap kami ng church noon eh. Dahil sa Pilipinas, Baptist kami. Baptist? Baptist. Southern Baptist ba? Sa Makati, de la Costa? Ah, yeah. Alam ko. So, doon kami. Nung nagpunta kami dito, so nag-arap kami ng Baptist church. Mukha naman Baptist si Nazarene. So, paano nga ba? Oh, may
trabaho, in-invite niya ako sa nursery niya. So, doon na nagsimula. 2000 January, pag alam po. Oh, 20 years. 20 years na. Tagal na. 20 years na. Tagal na, ano? Biro mo yun. Ikaw, Sister Len, anong year ka sumali sa, ano, sa LA First? 2017. Oh, 3 years. 3 years. How about you, Tita? What year did you join LA First? Tita. Tita Fe. Hindi ka narinig. Ako? Hindi narinig. Sino ako? Apo, Tita Fe. Anong year po kayo nag-join sa LA First? 2012. Oh, 2012. I almost did not pursue joining. Apo. Because we were new here in LA from Nagahang si Tita. Internet and sensitive. Hindi na ako sa mga estudyante, hindi ako narinig. I know. Baka ganyan nangyari sa... Sama ka sa akin sa simbahan mamaya mag-Bible study. Eh, ako gustong-gusto ko naman yon. Sabi ko, sige. So, pumunta kami dyan. Yung pangalawang punta ko sa Bible study, tinanong ko si Pastor. Pastor Manny, sabi ko, Pastor, itong nasa rin ba ay charismatic? Sabi ko. Mm-hmm. Eh, sabi niya, tinawag niya si, instead of answering the question, tinawag niya si Ogie. Sabi niya, you answer her question. Naku, sabi niya, si Ogie naman walang alam. Sino po si discouraged. Sorry po, sino po si Ogie? I didn't want to go back. Kasi bakit ako pinasa doon sa tao? Tapos wala pang alam. Pero kasi ang nature ko, hindi ma-discourage ka agad. So bumalik ako hanggang ngayon. Na-observe ko, okay naman. Tapos malapit lang sa bahay. So hanggang ngayon, nandiyan pa rin ako. Happy naman ako. Tita, ba't niya tinatanong kung charismatic? Because I'm interested the gifts of the Holy Spirit. Mm-hmm. Binibigay ng Diyos yan for extra power sa ministry ng Diyos. Ayun si Kanyo sa akin dati na tumawag kayo sa akin. Naalala niyo. Yeah. And I have some of the gifts of the Holy Spirit which I can use with extra power. So, medyo bata-bata pa ako noon. So, that's why I was interested. Anong background niya, Tita? I did not want to be out of place. That's why. Ano pong denomination niyo sa Pilipinas? Pentecost. Ano pong denomination niyo? Si Brother Bong kasi Baptist eh. Anong denomination niyo sa Pilipinas? Oh, Baptist. Ano po, Tita? Naputol na naman. Siguro nakaano siya, hindi siya naka-connect sa Wi-Fi. Siguro na. Hindi, may blank spot kasi ano nila eh. Wala. Mhm. Para palaging nawawala eh. Sister Len, ikaw, anong denomination mo sa Pilipinas? O dito ka naging Christian? Catholic. Catholic. Okay. If you can hear me, yun. Yes, okay United na. United Church of the Philippines, kami ng matagal din. Ah, Methodist? Methodist kayo na? Pastor si Tita eh. Oh, pastor daw siya. Ah, talaga? Hindi ko alam. Pastor si Tita eh. Licensed pastor yun. Hi, sister. Ayan, nasa ay, sina Sister Hansel. Kamusta, kamusta? Ay, kaalis lang namin galing sa service. I want to see the meeting room. Sa Silmar. Sa kabila, sa Silmar. Yeah. In-person service na, no? In-person? Oh, in-person na. Nag-distancing na kami. Ay, saka, nasaan na yung Zoom ko?
Ayos. Nagdi-drive si Pastor eh. Opo, okay. Madilim ako, madilim, madilim. Ayan na. Ayan si Pastor. Nasa kakakay 14. Brother Bong, kumusta? Sino yun? Sino yun? Sister Ansel. Kanino yung boses yun? Sister Hansel po, Tita Fe. Sister Hansel. Nagagaling sa amin, ha? Say hi po kay Tita Fe Dumok at kay Sister Lenlen. Hi, Tita Fe! Hello, Tita. Hello! Hello! Sir. Sa Sunday, ay, nawala. Nawala sila. Ay, yes. Si Lenlen. Oh. Sa Sunday, mag-umpisa na rin yung service doon. Sa WIFA po, sa Sinto. Oh, sa LA, John. Pastor, kailan? Nag-open na si Anwa, si Newsom. Oo nga ako eh. Maganda, mapag-usapan natin yan sa ano, sa meeting natin. Sa 6. Oh, okay, that's good. Saktong-sakto. Oh. Excited na lahat. Mimi ba yan? Kabi sa likod mo? Opo. Opo. Hello. Anak ko daw. Sabi, anak mo? Sabi ni Tita. Siyang bunso? Pa siya panganay. Siyang bunso? Madami na kami napagkwentuhan mula kay Arnold Clavio hanggang doon sa Black Lives Matter hanggang sa... Ay, wala talaga. Nansensya yung Black BLM. Tinatanong namin, sister, kung ano yung mga denominations namin noon sa Pilipinas. Kayo, ano pong... Saan po kayong church garden? Dati Word for the World. Tapos, ang Word for the World, di ba nagkaroon ng segment ng Word International Ministries. Originally kami ni Manny is Evangelical. Evangelical, so Evangelical Church kami. Baptist Convention. Baptist Convention, something like that. From a very fundamental Baptist church to a charismatic church. Okay. Ay, magandang combination. Yeah. Which is yun yung Nazarene. It's a combination. Ang Nazarene, wala sa amin yan noon, sa vocabulary namin. Dito lang yan nangyari. Nazarene is... Dahil kay Pastor Dondi. Dahil kay Pastor Dondi, nung nag-meet kami ni Pastor Dondi, doon nangyari ang Nazarene. Kasi from Word for the World siya, naging Nazarene siya. Kami din, from Word for the World, naging Nazarene. Yeah, medyo charismatic ang Word for the World. Eh. Medyo Pentecostal. Oo. Oh. Yeah. Oh. Ah, okay lang. Okay lang. Okay pa rin. Okay lang eh. Tinula tayo dito. One month off, Pastor. Ang laki. Ano po, Tita? Okay. Naputol si Tita. Ayun. Ako, eh. Kami malapit na sa bahay. Malapit 30 minutes lang. Pastor, kailan yung ano mo? Yung pati yung bahay mo, ang ganda siguro, ano? Di po, ano lang po, maliit lang po. Townhouse lang siya. Apo, townhouse. Oh, that's good. Kahit pa paano, basta iyo. Para hindi masayang yung ano. Bayad naman. Doon ka na lang kayo mag-park, man. Doon na lang. Teka, so, magpa-parking muna kami, Pastor, ha? Sige po. Sige po. Mm-hmm. Sige, bababa daw ako. Siya, magpa-park daw siya. Oh, sige po. Sa neighbor yan. Huwag mo kunin yan. Okay. Ay, kukunin ko yung kotse. May tanong po kayo, Tita Fe, kanina. Ano po yung tanong niyo, Tita Fe? Ha? Ano yan, Pastor? Ano po yung tinatanong niyo kanina? Sabi ko, ano yung tinatanong niyo eh? Sorry, sorry. Hindi ko narinig yung tanong niya. si Brother Bong, si Sir Terry, kasama niya na siya. Dito ba kayo na born again sa Pilipinas pa? Kasi di ba, Baptist kayo doon? Kasama niya na siya sa church nun? Oo, sa Baptist. Doon ko siya sinama noon. Pero, kung ako dati, from Pentecostal to Baptist. Oh, extremes, ha? Oh, sa Pentecostal kami noon. Oblada. Ah, nagtatangs kayo dati, ha? Ganon.
Then, yung best friend ko, Juan Tia, Baki, although pinasama ko sa Pentecostal, so, in-invite niya ako sa Baptist Church. Mm-hmm. Doon na nagsimula. Pero si Sister Terry, ano siya, Catholic before? Catholic siya dati. So, Evangelical so, ka, oh. Evangelical. Oo. Nama ko sa Baptist Church. Nagusto naman niya. Mm-hmm. So, kasi na ako ang nabaptized. Doon din kami kinakaral sa Baptist Church. Ah, doon din kami kinakaral. Mm. Katuwa naman. Oo. Eko, Sister Len, ano? Ilan ba anak niya, Brother Bong? Na pastor? Ilan po anak niya? Ah, isa lang pastor. Hindi na sundan. Ah, isa lang. Ilan taon na yung anak niya? 27. Oh. Oh, talaga na. Pero, talaga pa. Oo. Oh, may isip bata pa rin. Puro laro. Video games, ganoon. Yes. Ano ba? Lalaki po ba? Babae? Babae, pastor. Babae. Oh. Wow. Open yung chair ulit. Tayo, hindi pa kita ulit. May single dito. May kilala po ako, single. Nurse, naghahanap ng God's will niya na Christian. Ano yun? Ako ah. Direto. Oh my God. Jesse. May kasama kami sa Bible study group. Taga USC. Nurse sa USC. Oh. Siya 35. Naghahanap siya ng mapapangasawa. Kami na ngayong mga ganyang edad. Hindi pa rin nag... aking nga dito, isa 35. Ang isa 35. Ang isa 30. Magti-30 na. Wala pa rin. Ah, nag... Pinagtutulaan. Hinahanap niya na rin, ha, sister, ha? Bobby. Wala pa akong apo. Wala pa akong apo. Nung bata pa, oh, wag mo na magbo-boyfriend, girlfriend. Nung ano na, oh, mag-asawa na kayo. Yun na nga, eh. Ang ganda ni Sister Hansel. Tita! Good evening, karalating. Ang ganda mo, Day. Ang ganda mo, Day. Galing trabaho. Sino artista yan? Galing ganda-ganda mo. Spiritual sa, ano, sa service. Ngayon lang kami naka-uwi. Tita, kumusta ka na? Mm. Si Ivan, hindi ko na nakikita. Ay, by God's grace. Oh. Ara man lang siya gihapon. Sister Hansel. So, ano, mag-opening LA Church, tita. Nag-open na si Newsom. Yeah. Oh. Ang dami ng coaches. Pwede na magpag-group. Ang dami. Yeah, nagbinuksan niya yung barbershop. In, barbershop po. Mall. Pero ang mall daw, 25% lang. Papasokin. Mm-hmm. Mga ano na, ang school mag-open na sa September. Mm, good. Mm. Kasi mainit, nagda-drop na talaga ang ano, death rate kasi nga, wala na eh. Pero careful ha, by October kasi it's a flu season ulit. Yeah. Baka mag-complicate sa ano, sa situation. So, siguro, dami naming pasyente, dami naming samples. Maglagay tayo ng markings doon sa upuan, ano, kung saan sila uupo. Pagkakamayroon mo dapat na. Pero, teka, kung ano lang yung pasto, kasi ginagamit din ng Korean, yeah, every six feet lang, i-distance na siya. Para magkaroon na ng ano, yung place ng ano. Malaki naman yung simbahan natin eh, kaya wala tayong problema sa dito. Hindi naman problema yan. Oo, malaki naman. At saka, ang sinapasar o, four charge yata. Number natin, 25% lang talaga eh, kaya. Wala pa tayong problema. Hindi pa nga makakaano yung mga iba kasi takot pa rin masok eh. Okay lang. O baka natamad na. Hindi pa dyan. Yung mas nakakarami po, excited. Yeah, that's true.
Yeah, namimiss na natin yung ating fellowship. Oh, yun lang. Walang kainan. Pwede na tayo mag-barbecue sa Labor Day, ah. Ano yan? Monday? Oh, Monday. Monday. Yeah. A6 sa'yo, di ba? Sa Linggo? Opo. Pwede tayo mag-barbecue sa parking lot ng church. Yeah, that's right. Doon sa courtyard, Pastor. Sa courtyard. May courtyard ba tayo doon? Oh, doon sa tabi ng Wiley Chapel. Oh, yeah, yeah. Sa courtyard, maganda doon. Hindi na mainit masyado ngayon. Ah, so kasama ba sa renta natin yung brother Bong pag nag-barbecue? Ako, ha? Kayo binaratisin natin. Kaya baka magbibilangan na sila. Sabihin ka, ang liit na ng bayad niyo, magbabarbecue pa kayo. Eh, wala naman tayo din for the longest time. Nakapwede tayong payagin. Oo. Nagbayad ka naman. Wala namang cancer. Pero, ano lang yan. Give and take. Yeah, we can do that para masaya. Italy. Sino pa nang dyan? Si Linlen? Asan si Linlen? Dito po. Nakikinig. Hi there. Kumusta ka na? Okay lang po. Hindi kasi nag-ano ako ng attendance. Nag-tinect ko sila. Out of 30, dalawa lang sumagot. Kaya mo, gano'n naman talaga eh. Baka na nakasanay na lang na sabi talaga. Po, ito pa ba ang pang-cellphone number nito? Marketing officer natin, Sister Lenle. May experience yung... Tumulit ako sa kanila eh. Talaga, mahirap pag-imbita. Kaya ano. Kasama na. So ngayon yung anak mo, Pastor, na panganay, yung nag-graduate sa Point Loma? Opo. O, saan siya nag-ano ngayon? Nag-minister? Hindi po. Nagtatrabaho siya ngayon sa ano? Sa isang parang digital marketing, online marketing. Oh. Ay, maganda yun. Ayan ang asawa ko pumasok. Nice yung kotse sa labas eh. Man, lika na. Dito slow. Oo. Oh. Ay, sandali po, sandali. Tulungan ko muna. Sige po. Sana pagka Biyernes ng gabi, makapagkwentuhan tayo ng ganito na makapag-catch up naman tayo at makapag ano, malaman natin yung nangyari sa isa't isa para alam natin yung prayer items natin. Makapag-ready rin tayo. Lapit na tayo magbukas. Pastor, pwede ko pang pagpa-pray sa Sunday kasi mag-attend kami ng service doon sa 9 o'clock. So, hindi kami maka-attend ng prayer. Isa kong, ang ano ko, isa kong medtech sa lab. May stage 4 cancer. Oh. So, mag-umpisa na siya ng leave sa Monday. Naawa nga ako eh. Babae to, lalaki? Babae? Maria, si Maria. Maria. Paki-include sa prayer po. Kasi nagsabi sa akin kanina, stage 4 daw ang cancer niya. Kumalat na nasa lungs niya na. So, nag-hint lang ako sa kanya kanina tungkol sa Panginoon. Pero hindi ako nakashare talaga na ano. So, hopefully by tomorrow, kasi last day niya bukas. I could really share the gospel to her in preparation. Hindi natin alam. Sabi ng doctor, she still have a chance to live, but it's not very certain kung hanggang kailan. Filipino po. Filipino. Then si Pastor. Maria. Okay, sige po. Sasama hello natin po, sa ano. Sasama natin sa... So, ayun, mga prayer request nyo para maisulat na natin sa... Para sa... ating... So, Maria. Maria from Quest. Oh, si Sister Fina, mga. Cancer. Any prayer request po? Para po sa Sunday, panalangin natin. A personal prayer request. Siyempre, si Brother Bong, yung kanyang workplace. Si Tita Fe,
para makabili na ng bahay. Oh, yeah. Yeah. Only according to God's will. Amen. Sister Terry, parating negative yung kanyang ano, negative yung kanyang COVID-19 testing. Yeah, yung anak ko rin na-expose eh, tapos nung negative naman. So, mostly nag-negative. Ako twice akong tinest negative. So, kaya ano. Ba't kayo nagpa-test, Pastor? Ano po, dalawang beses po kasi ako na ER before na nagkasakit ako. Automatic po yun eh. Tinetest nila. Yeah. Okay. Nagka-hives ako. Nagpatal-patal. So, okay naman. Kasi lahat naman ng sakit, nire-relate nila sa COVID kaagad. Hindi naman. Sabi pati nga, yung mga death. Pati yung mga death na hindi naman sa COVID eh. Kasi daw eh, meron daw, meron daw equivalent na ano pagka-COVID. Yeah. Binataan. Pero okay na ngayon. I think ang death toll natin is bumababa na. Mm-hmm. That's good. Yeah. Yeah, excited na lahat makakabalik. Salamat. Yeah. Lang hindi tayo, hindi tayo ano, puro sa boxes nagkikita. Yeah. Eh. Ay, sa ano, Brother Bong, sa meeting natin, bali, magka-carpool na lang kayo, Brother Bong? Hindi ko pa nakausap sila, Pastor. Nakuan ba? Ilang seater ba yung ano natin, Brother Bong? Ano, Pastor? Ilang seater po yun? Yung van natin. Yung 12. Kalimutan nyo na. Malaki. Matagal. Oo, matagal nang dinaistat. Pinagamit ni Dave. Last time nag-request si girl din na gamitin nila. Yaman. Last month. May pinagamita sila. So, commander. Dapat every week pala ini-start ano. Every week, once a week ano. Once a week lang, yeah. Para nice. Di- ano bang sige. Mag-, mag sige mag-carpool kayo, Brother Bob. Pero kung mat- konti lang kayo, eh mag-ano na lang kayo sa kotse mo. Yeah, excited na siya. Ano, may request pa si Pastor Greg. Ha? Ano ba yung nire-request siya dating ulam? Ah, yeah. Ginataan. With Sister Girlie. Ginataan yun. Ite-text ko siya. Ginataan. Luto ni Sister Girlie. Yeah. Ginataan. Oh, pinari kasi yun eh. Kaya, nakarise in sa Peru eh. Diba galing siyang Peru? Maki sa Peru. Ang father niya is a missionary in Peru. Ang Peruvian. American. Pero marunong mag-Spanish talaga kasi lumaki siya dun eh. Yeah, tsaka ang Peruvian food, parang tayo eh. Kumakain sila. Ang breakfast sila is isda rin sa umaga. Tsaka rice. Rice eater din ang Peruvian. Sila ang Hispanic na rice eater talaga. Hindi sila bean eater. Talagang rice eater. Parang tayo yan eh. Kasi life group namin dati, mga Peruvian sila. Pinili natin, parehas ng lechon nila. Tawang-tawa sila eh. Nasaan si Pastor Norbert? May pasok po ata si Pastor Bert. Panggabi po si Pastor Bert. Oo nga pala, no? Closing siya? Yeah. Actually, that Sunday, libre siya. Tawagan ko na lang bukas. Nday Terry, kumusta ka na? Sir okay Terry, kumusta na? Okay ka na? Wala na yung mga sakit. Ha? Hindi ko marinig. Nag-break up. So ano, ginag-quarantine ako ng doktor kay may positive sa office na. Oh.
May determine sa Tuesday. So, nag-close down na nga mo yung opisina dahil pina-close gid siya yan. Wala siyang ma-report eh. Ah. Wow. So, tanan ka mo yung testing? Oo. Ako kaina lang ko nag-test. Wala pa siya result ka. So, lang gin pa-out ako sa doktor kay may sore throat ako. Din ginapadala sa ng ano ng Kaiser ang test niyo sa kanya niyo din nag-set up sa LA County ako ko na LA County ka LA County baka sa amin din yun dami naming sample we're expecting 10,000 a day sa ilang mukha na mag-release negative mo Sir, hanapin mo na lang negative mo Hindi mo rin mahanap sa dami kasi iba-iba ang mga pasyente may mga coded kami may mga barcode so mga trabaho na namin binigay sa ibang ano ano kayo naka-furlough kayo lahat ano babayaran kami? Kayo ng gobyerno may mga work status Work ano daw? Work com? Off work. Hindi kami pwede mag-work. Kaya nga, off work. Pero sino magbabayad ng sweldo nyo? Ang Kaiser pa rin. Kaiser pa rin. Ah, okay. Okay, okay. Kasi sa amin, hindi pinapatrabaho. Pina-apply sa ano eh. Furlough. Furlough. Stability. Kami hindi eh. Kung hindi man, kasi Pwede bang nagpa-test ka rin? Ay, nawala. Nawala video mo, Butterball. Ah, nawala, Pastor? Video? Ayan na. Ayan na, ayan na. Tignan ko kung upura bukas sa Glendale. Kaiser. Kaiser. It's 2 minutes before 9 o'clock. Siguro, let's ask Pastor Manny. Wala to close us in prayer. It's a good chat. Okay. Okay, so let's pray together. Let's believe in the power of prayer. Amen. And let's pray for God's protection upon us always in this COVID. Mm-hmm. That we will have the health, no? That God wants us to have. Lord, in the name of Jesus, we come before you. We recognize that you are a healer. You are a redeemer. You are a great physician. We pray, Lord, for each and every one of us who is here right now in the Zoom. Lord, in this kumustahan, that we will all be well. We'll all be strong. We'll be healthy. Protect us once again from this COVID-19. We declare, dear Lord God, that this COVID, oh Lord God, will not affect us and our families and our loved ones in the name of Jesus. We pray that you will bless our church. You will bless, Lord God, the members. Lord, you will bless the future activities ahead. Mm-hmm. Allow us to continue on to serve you, oh Lord God, to bring the gospel to people who need the Lord Jesus Christ, we pray for all of the prayer requests that were presented. We declare, dear Lord God, that you are the God that healeth us. And so, Lord, bless us tonight. Help us to sleep well. Watch over us. Protect our family, our children. And looking forward for a wonderful weekend, oh Lord, with strength, with wisdom, with knowledge, with the grace of the Lord Jesus Christ. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance and give you peace. In the name of God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen. 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 Bye. Okay. God bless you. Bye. Bye. Hansel, Pastor Manny, bye. God bless po. Bye. God bless you. Secretary, bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.